Philippine Navy at Philippine Coast Guard magsasanib puwersa na sa West Philippine Sea para tuwisin ang mga barko ng China na nangaras mga mangingisdang Pilipino. Samantala, Kongreso naglunsad ng bagong Congress TV para may subaybayan ang ating mga Pilipino ng kanilang mga sinasagawang batas. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na! Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Mukhang hindi talaga titigil ang bansang China sa pangharas nito sa mga barko ng Pilipinas, lalo na sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa West Philippine Sea. Ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon sa ating Philippine Coast Guard, muli na naman umanuhin na ras ng China ang ating mga mangingisdang Pilipino sa Baguio de Masilok. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ayon sa pahayag ng ating Philippine Coast Guard, sa pilitan umano pinapabalik ng mga China Coast Guard ang mga nakuwang shell ng ating mga mangingisdang Pilipino sa Baguio de Masilok. Ang Baguio de Masilok ay isa sa mga teritoryo pa ng bansang Pilipinas na pilit umano inaangkin ng China na kanila umano ito teritoryo. Matatanda natin noong mga nakaraang taon, dito rin umano hinaras ang ating Bureau of Fisheries habang namamahagi ito ng subsidy oil sa ating mga mangingisdang Pilipino. At dito rin umano nilatagan ng floating barrier ng bansang China ang Baguio de Masilok na agara na pinatanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naglagay sa panganib sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa Baguio de Masilok. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, dahil sa ginawang pangaharas ng mga barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino, ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard ay magsasanib puwersa na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Ayon pa nga dito, tinitiyak ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na handa ang militar na pangunahin sa pamamagitan ng Philippine Navy na magbigay ng karagdagan suporta sa mga patrol operation na isinasagawa sa West Philippine Sea. Inilarawan kahapon ng AFP na nakakabahala ang pinakabagong insidente sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal kung saan hinaras at tinaboy ng mga China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francis Padilla na susuportahan umano ng Philippine Navy ang pagpapatakbo ng Philippine Coast Guard sa pagtugon sa sitwasyon. Nagpanga umano ni Padilla na ang mga Navy patrol sa West Philippine Sea ay regular na ginagawa, ngunit nabanggit na ang West Philippine Sea ay inaangkin ng China pagmamayari na ng halos kabuuan nito. Kabilang mga tubig sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ay isang malawak na lugar upang bantayan. At ayon pa nga dito, ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard ay nagtutulungan sa iba't ibang paraan para sa pagpapatrolya sa seguridad sa West Philippine Sea. Ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard ay nagpapatrolya na magkasama sa West Philippine Sea. Ginagawa nila ito para mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa lugar at maprotektahan ang mga mangingisdang Pilipino mula sa anumang posibleng harassment ng mga barko ng China, katulad na lamang ng ginawa na ngayon na panghaharas nito sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon pa nga umano kay Padilla na ang Armed Forces of the Philippines ngayon ay mas maraming asset na ilalagay umano sa territorial defense habang ito ay patuloy na nagmo-moderno. Ang mga pagbabago sa kung paano pinangangasiwaan ang mga bagay na maaaring asahan sa mga darating na buwan batay sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging malikhain at militar na maghahanap ng mga bagong paraan upang lapitan ang problema sa West Philippine Sea. Sa kanyang bahagi, nananawagan si National Secretary Council Assistant Director General Jonathan Malaya sa China na gawin usapan at pagdating sa umano'y pagsisikap nitong buwawasan ang tensyon nila sa West Philippine Sea kasunod ng kamakailang bilateral consultative meeting sa pagitan ng Maynila at Beijing. Ay niya hindi umano ito sumusunod ang bansang China sa kanilang mga sinasabi. Ayon pa nga umano, ang Baguio de Masilok o Scarborough Shoal ay isa ring chief coral reef na matatagpuan sa West Philippine Sea at ito ay mahalaga sa Pilipinas. Ayon pa nga umano, ayon sa United Nations Convention Law of the Sea, ang isang bansa ay may karapatan sa 200 nautical miles mula sa kanilang baseline bilang kanilang exclusive economic zone na bansa. Ang Baguio de Masilok ay nasa loob ng 200 nautical miles mula sa Pilipinas, kaya ito ay sakupan ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Bakit ang China ay hindi ito matanggap? Pilit pa rin nito inaangki ng Baguio de Masilok. Bakit pilit pa rin nila na kanila umano teritoryo ito? At ayon pa nga umano, ang Baguio de Masilok ay mayaman sa iba't ibang uri ng isda at iba pang yaman dagat. Ito ay isang mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan para sa mas maraming mangingisdang Pilipino. Kaganito na lang umano ang panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, lalo na sa mga mangingisdang Pilipino, dahil sa angking yaman dagat nito sa Baguio de Masilok.
Kaya ngayon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipaglalaban ito. Kahit anuman ang mangyari, hindi papayag na makuha ng bansang China ang eksklusibong economic zone ng bansa, lalo na ang Bahaw di Masilok na mayaman sa yaman dagat. At ito ay para sa mga mangingisdang Pilipino lamang. Ayon pa nga umano sa ating mahal na Pangulo, patuloy na susuportahan ang ating Armed Forces of the Philippines at ang ating mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy na palawakin ang modernization program, katulad na lamang sa pagbibigay ng 5 barko mula sa Japan. Ito mga kababayan, napakalaking tulong ito kapag dumating na sa Pilipinas ang 5 barko mula sa Japan, dahil makakatulong ito sa pagpabantay sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. O kababayan, ano ang masasabi mo sa ginawa ng mga barko ng China at sa pangharas? At ano masasabi mo sa pagtutulungan ng ating Philippine Navy at ang ating Philippine Coast Guard? At sa iba pang mga balita, inilunsad ni Speaker Martin Romualdez sa Congress ang isang dedicated libreng digital channel na magpapalabas umano ng mga sesyon at regular na trabaho sa legislatura at mga servisyong pampubliko, ang House of Representatives, araw-araw para sa benepisyo ng mga manunood. Ang Congress TV ay layong magbigay ng mas malawak na kaalaman at pag-unawa sa mga gawain ng mga Congress sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga sesyon at pagtalakay sa mga batas at iba pang mga aktibidad ng mga mambabatas. Ayon pa nga dito, ito ay isang historical at pioneering initiative na naglalayong magbigay umano sa mga Pilipino ng pagkakataon, hindi lamang upang magsubaybay ang deliberasyon sa legislatura, kundi pati na rin makilahok sa pagbuo ng mga batas sa pamamagitan ng isang interactive platform. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Congress TV ay bahagi ng pangako ng House of Representatives na maging man transparent at maabot ng mas maraming tao ang mga gawain ng Kongreso. Ito ay naglalayong palawakin ng kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa mga isyong kinakaharap ng bansa at magbigay umano ng oportunidad sa kanila na maging bahagi sa proseso ng paglikha ng mga batas. Ang Congress TV ay maging isang ang mahalagang kasangkapan, pagpapaliwanag ng kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa mga isyong kinakaharap ng bansa, pag-aksis sa mga sesyon at trabaho ng Kongreso sa pamamagitan ng Congress TV. Ang mga mamamayan ay magkakaroon ng direkta at libreng aksis sa mga sesyon, iba pang mga trabaho ng Kongres. Makikita nila ang mga deliberasyon, pagtalakay sa mga batas at iba pang mga aktibidad nito. Ang mga mambabatas, ito ay magbibigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa proseso at paglikha ng mga batas at mga isyong kinakaharap ngayon. At ayon pa nga umano, ang pagpapalabas ng mga sesyon ng Kongreso sa publiko ay magpapalakas ng transparency at accountability sa gobyerno. Ang mga mamamayan ay magkakaroon umano ng pagkakataon na magsubaybayan ang mga kilos ng mga mambabatas at matukoy kung paano sila nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga bansa. Ito ay magpapalakas din ng tiwala sa pagkilala sa mga mambabatas na may malasakit sa interes ng mga mamamayang Pilipino. Ang Congress TV ay magbibigay din umano ito ng platform para sa edukasyon at pagpapalawig ng kaalaman ng mga mamamayang Pilipino. Makikita nila ang mga isyong kinakaharap ng bansa, ang mga batas na pinagtatalunan at ang mga solusyon na inaayos ng Kongreso. Ito ay magbibigay sa kanila ng pagkakataon na magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga isyo at maging bahagi ng proseso ng paglikha ng mga batas. Sa pamamagitan ng Congress TV, inaasahan na mas maraming mamamayan ang magkakaroon ng interest at kaalaman sa mga isyong kinakaharap ng bansa.